guys. Paano nga ba ako mag-edit ng vlog? Madali lang guys. Ang ginagamit kong app pang edit ng vlog ay CapCut. Yes guys, ito ay matadownload. Pwede mong ma-download ito sa Google Play Store. So, ang CapCut guys ay walang watermark, kaya madali lang talaga mag-edit ng vlog sa CapCut. Marami din. Maraming background music ang CapCut. Marami ding video effects at sound effect na makikita sa CapCut. So, nirecommend ko. So, mag-download na ng CapCut. Tuturuan ko kayo. Ang ginagamit kong app dati ay KineMaster, which is hindi hiyang para sa akin kasi may watermark na nga siya, may bayad pa, kaya hanggang sa nakita ko ang CapCut, maganda talaga ang CapCut. Marami na ngang background music, wala pang watermark, at sobrang dali lang mag-edit, kaya tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng vlog. So, all you need to do is keep on watching my vlog until the end upang sa ganon ay may matutunan kayo. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit na ang vlog. Madali lang to guys. I-download, pumunta lang kayo sa Play Store at search nyo ang CapCut. CapCut nga pala guys yung gamit kong pang-edit ng vlog ko. So, pwede nyo siyang erase. So, i-recommend ko sa inyo ang CapCut kasi madali lang mag-edit ng vlog sa CapCut. So, pagkatapos nyo ma-install ang CapCut, punta kayo sa pipiliin nyo guys yung ang unang gagawin nyo ay intro. Pindutin nyo yung ang ginagawa ko kasi is inuuna ko yung intro. Yan. Punta tayo sa stock videos. Hintayin natin siya kasi naglo-loading siya guys. Ayan, pwede na siyang i-download. Ang daming mga stock videos na pwedeng sa vlog mo. So, unahin ko yung intro. Wait lang siya. Intro, tapos pipindutin natin yung video. At pwedeng punta tayo sa photos. Yan, pwede kang maglagay ng mga photos para naman may extra video ka sa parang interesting yung video mo. Ayan guys, then madali lang talaga mag-edit ng vlog guys. CapCut yung ginagamit kong editorial app. Dito guys, makikita mong dami-daming mga extra video para sa vlog mo. So guys, just keep on watching. Medyo mahaba ang video ko, pero panoorin nyo hanggang sa dulo para malaman nyo kung paano mag-edit ng vlog. Madali lang guys. Ito nga pala guys yung intro ko. Maganda diba guys? Oh, madali lang rin gumawa ng intro. Gagawin
gagawin ko ang content na to next, sa next vlog ko. So comment down below kung gusto nyo kung paano, kung gusto nyo yan, tutorial vlog. Ginawa ko lahat yan sa, in-edit ko yan sa CapCut. So meron tayo dito, pwede mo siyang i-volume guys, para malakas yung volume ng background music mo. And then ang next na gagawin natin is ika-cut nyo siya guys, para naman yung background music mo sumakto dun sa video mo. So ang ginagawa ko guys, ayan, kina-cut ko siya para yung background music mo ay sumakto dun sa video mo, di ba guys? Ang ginawa ko, magte-text ako guys, Lola Leticia. And yan, kikita nyo. And then pwede mo siyang design, pindot mo yung orange na yan, then punta kayo sa front FX bubble. Pwede kang pumunta sa bubble at dito kasi sa FX na to guys, marami kang pagpipilian, kaya the best para sa akin ang CapCut, recommended ko to. Wala, at saka guys, itong CapCut wala siyang watermark. Maniwala kayo sa akin guys, wala siyang watermark. So all you need to do is to edit vlog easier kasi wala ngang CapCut. Hindi ka may stress di tulad sa ibang pang-edit ng vlog, maraming watermark, may babayaran ka doon. Dito wala, libre lahat. Lola Leticia. Oh, guys, maganda ako. Magaling kang mag-edit, guys. Tinatago mo lang 'yan. All you need to do is sana you learn how to edit vlog. Madali lang naman, guys. Ayun. Lagyan ko na siya ng ng body effects. Diba, guys? Video effects. Ito nga pala guys, yung video effects. Madami din siya guys. O diba guys? Saka minsan guys, naglo-load din siya guys kasi depende yan sa network. Ayan, marami siyang, i-download mo lahat yan guys, isa-isa. Napakadali lang guys, CapCut, mag-download na kayo guys. Kung isa kang vlogger guys, kailangan mo din matutong mag-vlog. Kailangan mo din matuto kung paano mag-edit ng vlog, paano mag-gumawa ng thumbnail. Alam mo yung non-background music, yung mga copyright, ganun. Dapat alam mo yan guys, kasi isa kang vlogger. Kung wala kang alam guys, all you need to do is mag-search ka guys sa YouTube. Lahat ng mga hindi mo na nalalaman patungkol sa YouTube, mag-search ka guys. Ito nga pala guys, yung mga background music. Ito nga pala guys, yung mga background music. Ito guys, para sa akin guys, in my own opinion and based on my experience, yung iba guys may copyright background music, pero yung iba naman walang copyright. Kaya recommend ko sa inyo, hindi lahat ng background music ay lahat ng background musics. Yung background musics kasi guys, kailangan mong matutunan kung ano nga bang ito guys. Mamili ka lang yung mga short na background music upang hindi ka ma-copyright. Pinipili ko guys ito, ang daming mga background musics dito guys. Pipili ka lang naman kung anong gusto mo, wala namang masama.
pakinggan nyo. Maganda ba guys? Ayan guys, ganun lang ako mag-edit ng vlog. Sana may natutunan kayo. Sana kung pagkatapos ng mapanood ito eh, alam niyo kung paano mag-edit ng vlog. Ito naman guys, yung pupunta tayo sa sound effect. Sound effect. So, maraming mga sound effect dito guys. Example yan. Panoorin nyo. So guys, sandali lang mag-edit ng vlog. Ako nung una wala akong alam kung paano mag-edit ng vlog, pero natuto ako sa sarili ko guys. Nag-search ako lahat ng hindi ko alam. Search ako guys. Pwede mo siyang palakasan. Yung background music, pwede mo siyang pahinaan, pwede mo siyang palakasan. Depende sa iyo yan guys. Naglo-loading na naman siya. Pupunta tayo sa sticker. Ito yung nga pala guys, yung mga sticker. Ang daming mga sticker guys. Kapakat lang talaga yung the best na app para sa akin. Alam mo guys, yung una ko pa, yung 2020 guys, nung nag-vlog ako, wala pa akong kaalam-alam. Alam mo yung ginagamit kong pang-edit nung noon? KineMaster. KineMaster na ang hirap para sa akin. May watermark pa, may babayaran ka sa... Kaya guys, lumipat hanggang sa nakita ko tong CapCut. Ayan. Ito nga pala guys, yung... Pwede kang maglagay ng... larawan sa video mo. Madali lang naman guys. Ayan. Part 2 na to guys. Ayan guys. Pupunta tayo sa ito guys, yung para bumilis yung video mo 2 times lang. Ayan, ganyan kabilis guys. Ito naman guys, palakihan mo lang yung image. Gamitin mo yung 2 finger mo. Ayan, zoom mo lang and then zoom mo ulit. Zoom na naman. Zoom again. Ganun lang ako mag-edit guys. Zoom. Ayan. Oh, let's see. Titignan mo guys. Panoorin nyo. Lalagyan natin ng effects. Body effects. Pupunta tayo sa sa body effects. Loading na naman. Wait lang guys. Pupunta tayo sa ito nga pala guys, yung background. Madami siyang background guys. O, diba? Saan ka pa? CapCut lang malakas. Ito naman guys, yung mga color, blur. Pwede mo siyang i-blur yung video mo. Okay. Ay,
And guys, naghahanap tayo. Hindi mo yung combo. Ito yung mga effects, guys. Madami din siya. So, ayan. Madali lang, guys, mag-edit. Ayan. Effects. Lagyan natin ng effects. Ayan. Lagyan mo pa ng effects. Combo. Pindutin mo yung combo. Pipili ka lang naman kung anong gusto mo dyan. Diba guys, ang galing ng CapCut. Daig pa ng KineMaster, diba guys? So, tapos na, isa na lang. Pipili ako. Yan, yan yung pinili ko. And then, ayan, tapos na guys. O, panoorin mo. Panoorin mo guys. Panoorin mo hanggang dulo. Patapos na rin tong video na to. Sa mga hindi pa pala nagsusubscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit like and just hit subscribe with bell notification. Intro ko yan. By the way guys, ang ginagamit ko palang background musics ay mostly sa CapCut background music guys, nandun lahat. Pero yung iba, iba kong background musics ay, na ginagamit ko ay ito ay Ixon. Search nyo na lang guys, Ixon. Tapos Overjoyed by, basta madami guys yung Ixon. Non-copyright background music yun guys. Basta Ixon, i-search nyo siya. Yan, tapos na guys. Always save na natin. Exporting. So, thanks for watching my vlog. See you on my next tutorial.